Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan. Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Noong panahon nito, 2017, si Duterte, talagang at the peak of his presidential powers, to peak ito ng patayan ng PJK. Ang kalaisipan. You have a president na galit na galit sa ano daw, no? Or so he claims publicly, galit na galit siya sa droga, papatayin daw niya kung sino mga drug lord, lahat-lahat. Kung ikaw drug lord, bakit mo ngayon ipapasok sa front door, sa customs, ang droga na to nito malada? Senador Antonio Trillanes, kilala na pinakamahigpit na kalaban ng mga Duterte, na kung saan nagsisiwalat ng mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Sino nga ba si Duterte? At sino at ano ang kanyang kaugnayan sa International Drug Syndicate? Totoo nga ba na si Duterte ay talagang galit sa drugs, o siya ay protector ng mga drug lords na kung saan ay pinoprotektahan nila sa loob mismo ng kanilang teritoryo sa Davao City? Pakinggan ang mga isiniwalat ng ating ginagalang Senador Antonio Trillanes. Noong panahon nito, 2017, si Duterte, talagang at the peak of his presidential powers, to peak ito ng patayan ng PJK. Ang kalaisipan. You have a president na galit sa ano daw, no? Or so he claims publicly, galit na galit siya sa droga, papatayin daw niya kung sino mga drug lord, lahat-lahat. Ay, kaaway mong illegal na droga, anong gagawin niyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak niyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo! May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng illegal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a man, kill him. Sa allegation ko, na merong tato ng triad si Mr. Paolo Duterte. Inamin niya na meron siyang tato. Ngayon, ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tato mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicturean natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Oh, no. Ang mga tagpo na ito ay tumatak sa isipan ng mga tao. Bakit kaya ayaw ipakita ni Paolo Duterte ang tato sa kanyang likuran? Lumipas ang ilang araw o taon, natuklasan at nalaman ng ating gobyerno na totoo ang sinasabi ng ating ginagalang at minamahal na Senador Antonio Trillanes na ito ngang si Paolo Duterte ay kabilang sa triad na kung saan pinangungunahan ni Michael Young. Nitong mga araw lamang, marahil ay alam na ng lahat, alam mo at alam ko at ng buong mundo na ipinaghahanap na o pinaghahanap na ng ating mga otoridad itong sinasabing si Michael Young na naging economic advisor ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan naging protektor itong mga Duterte sa negosyo ng droga ni Michael Young. Patuloy na pakinggan ang sasabihin ng ating ginagalang Senador Antonio Trillanes. Kung ikaw drug lord, bakit mo ngayon ipapasok sa front door sa customs
ang droga na ito nitong Malada sa isang bansa na alam mong yung presidente ay galit na galit, assuming hindi siya connected dyan, di ba? He would be tempting the fates, ika nga. Sinusugal mo yung kapital mo na malaki kasi billion yun. Patadaanin mo sa front door, sa customs mo padadaan. It doesn't make sense, di ba? Tapos ito yan. All throughout the investigation, lahat. Kung ikaw, kung totoong yung war on drugs ni Duterte, nagalit na galit ka talaga sa illegal na droga, hindi ba ikaw ang interesado sa lahat malamang kung sino yung malakas loob na drug lord na nagpasok niyan? Di ba? Yun dapat ang instinct. Tapos anong gagawin mo? Itong si Faildon, na palpa, na Bureau of Customs Chief, na nanusutan nung ganyan shipment, ano ang gagawin mo kung hindi kakonektado dyan sa shipment na yan? Di ba ang gagawin mo dapat? Itatanggalin mo siya, iimbestigahan mo siya, di ba? Paparusahan mo siya. Pero anong ginawa ni Duterte? Prenomote, nilipat, for that matter, hindi nasali prenomote, kundi nilipat lang sa Bucor si Faildon. Doon naman gumawa rin ng panibagong nagsabog ng lagim na naman doon kasi yun yung good conduct time allowance doon din sa kanyang pumutok yun na kung saan maraming mga Chinese drug lords na nakalabas at pinalabas, no? So, and but that's another story. So that's one. Tapos, hindi ba tatanungin mo yung PIDEA tsaka PNP? Gawin nyo ang lahat na magagawa nyo para malaman ko kung sino yung drug lord na nasa likod niya. Alam mo, hindi nga makapag-invento man lang ng pangalan na sabing itong shipment na to, itong si Mr. So-and-so ang nasa likod. Walang ganun. It's just there, just left hanging. So ang mga nakasuhan, itong mga nasa baba. No? So yun ngayon yung doon mo lang makikita na alam mo na itong mga nasa likod nito ay protektado nila. Yun ang ano dyan. Of course, sasabihin na that circumstantial. Yes, precisely. Kaya meron kaming direct evidence sa kanila through the testimonial and the documentary evidence na nakalap namin. Yun. Pero inaano lang natin sa taong bayan yung thought na yun na galit na galit ka sa illegal na droga, pero dito, hindi mo ginalaw, hindi mo pinanish yung Bureau of Customs Chief na nagpalusot noon. Tapos hindi mo inutusan yung PIDEA at PNP na alamin at habulin yung drug lord na nasa likod nito kasi parang iniinsulto, pinapasok sa front door mo yun. Yun ang kailangan pag-isipan doon.